Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako ang inyong Teacher Jo Cabrera Alabastro, lagi ninyong nakakasama dito sa programang ito. Kamusta ba ang inyong mga araw? We're hoping na maayos ang inyong situation. We're hoping na maayos ang inyong mga kalagayan at syempre ang inyong mga kalusugan. Kamusta ba kayo? Kung maayos nga, bigyan niyo nga ako ng isang magandang ngiti. Very nice. Ayan. At syempre, dito sa programang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, marami tayong mga bagay na matututunan. Mayroong awitan, mayroong kwentuhan, at syempre, mga makabuluhang lesson para sa inyong mga pag-aaral habang kayo ay nasa loob ng inyong mga tahanan. Alam namin medyo naiinip na kayo at gustong-gusto ninyo na lumabas, pero dahil habang pandemic pa ay kailangan igalang natin ang payo ng pamahalaan at ng mga nasa katungkulan na dapat ay nasa loob muna kayo ng bahay bilang protection ninyo. Marami tayong matututunan ngayong araw na ito, lalong-lalo na sa mga sight word at label. Yan yung mga salita na kahit hindi ninyo nababasa yung word ay alam na ninyo ang tawag. So mamaya aaralin natin yan. Ano nga ba ang sight word at ano nga ba ang label? At meron din tayong mga babasahin ng mga kwento. At sa pagtatapos ng kwento na yan, lagi naman nating aasahan ang mga katanungan. Dahil ang tanong ay mahalaga para ma-assess din kayo kung naintindihan ba ninyo ang binasang kwento. Itong lesson natin ay nasa ilalim ng module ng Department of Education. At syempre, sa pakikipagtulungan ng Exemplars Academy. Ang Exemplars Academy, ang siyang grupo ng mga guro at production team na bumubuo ng ating programang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kaya kung nakakapanood ka sa TV man o sa radyo, kaya sa Facebook o sa YouTube, magpasalamat ka dahil ang ating mga volunteer ay talagang always happy to be of service sa inyong mga bata. Kasi kami rin, ng mga teacher ninyo, ay nangangarap kami na isang araw ay tayo ay makakalaya na mula sa pandemya at sa paglabas natin sa at pagkakaroon ng adjustment sa panibagong sistema ng ating community ay
Meron kayong mga baon-baon na aral na nasa loob ng bahay. O, di ba? Tama ba? Titingnan ko nga kung meron nga kayong mga natutunan na mula sa ating mga online lesson dito sa aking paligid. Tingnan nyo ang nasa likuran ni Teacher Joe. O kaya yung nasa paligid ninyo, bigyan nyo nga ako ng isang bagay na kulay dilaw. Patingin nga, kulay dilaw. Aba, marami mga bata ang nagbigay ng bagay na kulay dilaw. Aba, marunong na kayo ng kulay. O, titingnan ko naman, alam niyo na ba ang kulay brown o kulay kayumanggi? Sige nga, kumuha kayo ng bagay na kulay brown o kayumanggi. Ayan, very good. Very good, kulay brown. Ayan, tama. Yung iba naman, ito medyo mahirap. Violet. Violet o lila. Patingin nga, meron bang makakakuha sa inyo o makakapagturo ng kulay violet o lila? Aba, marami din. Very good. Sa pasimula ng ating aral, marunong na kayo na magturo at marunong na kayong maka-identify ng iba't ibang colors. Maganda yon. Practice ninyo yon. Kasi kapag marunong na kayo sa colors, ay napapractice din, nare-ready ang inyong mga isip para naman sa pagbabasa at sa larangan ng matematika. Oo, dahil lang sa basic na yan, matututo kayong magbasa at mag-aral sa larangan ng matematika. Okay? Magsisimula na ang ating lesson. Pero bago magsimula ang lesson natin, meron tayong mga kailangang sundin. Ano 'yon? Ilang panuntunan 'yon? 'Di ba? Tatlong panuntunan ang kailangan nating sundin. Una ay umupo ng tuwid. Tama, umupo ng tuwid. Pangalawa ay ihanda ang lapis at ang papel. Dapat naka-ready na 'yan. At ang ikatlo ay huwag skip, ha? Ang lesson, ang online lesson. Kung nakikinig ka sa radyo, makinig ng maigi hanggang sa magtapos ang ating lesson. Hanggang sa magsabi ng paalam si Teacher Joe. Kasi marami tayong dapat na matutunan at marami kaming mga inihanda sa inyo ngayong araw na ito. Handa na ba kayo? Kung handa na, ay bigyan nga ulit ako ng magandang smile. Very good. Thank you sa inyong happy smiles. Okay, magsimula na tayo para sa ating lesson ngayong araw na ito. Ako nga pala si Teacher Joe Cabrera Alabastro. Hello kids! Sanay na ba kayong magbasa? Kung hindi pa nakakabasa at kung hindi pa sanay magbasa, tamang-tama ang ating aralin ngayon. Ang ating aralin ay patungkol sa pagbasa ng sight words at labels sa ilustrasyon. Ano-ano nga ba ang mga sight word? Ang mga sight word at label ay mga salitang karaniwang ginagamit upang himukin ang mga nakababatang mambabasa na makilala ng mabilis at madali ang mga salita sa tulong ng mga larawan. Yung pag nakita mo pa lang yung isang larawan, alam mo kung ano ang bagay na iyon. Ano-ano ang halimbawa ng mga sight word at label? Una, sabon. Sabon, di ba? Kapag nakakita ka ng box of soap at meron itong spelling na S-O-A-P, sa Filipino, yan ay sabon. Isa pa ay ang alcohol. Alcohol. Yan din ay isang uri ng label. Kapag nakakita ka ng lalagyan ng alcohol, alam mo na ang laman nun ay alcohol. Isa pang halimbawa ng sight word na nasa ating aralin ay ang face mask. Face shield. Virus. Halos familiar na tayong lahat sa itsura ng virus ng COVID-19. Ito ay bilog na maraming tusok-tusok. At yan ay karaniwang nakikita na rin natin sa social media o kaya sa kahit saang lugar tayo magpunta.
sa panahong ito, sa palagay ko naman, lahat kayo ay alam nyo na ang itsura ng face mask at ng face shield. Dahil yan ay lagi nating ginagamit, laging ginagamit ng inyong mga magulang sa tuwing sila ay lalabas. At nakikita rin ninyo na suot ng mga karaniwang nasa labas. Kaya kayo kids ha, kung kinakailangan lang namang lumabas, always wear face mask and face shield. Ano pa ang mga halimbawa ng sight word or labels? Tuwing Pasko, kapag nakakita kayo ng puno na maraming ilaw na kumukuti-kutitap at sa ilalim ito ay maraming regalo, ano ito? Tama, yan ay Christmas tree. O ito naman, isa pa rin simbolo ng Pasko na isinasabit sa bintana o sa bahay. At ito ay star, may malaki, may maliit at maraming mga palamuti sa gilid o sa ilalim nito. Ano ito? Tama, yan ay parol. Mahuhusay kayong mga bata. Mahalaga, batay sa ating module, mahalaga ang pagbabasa ng sight words at label. Dahil sa pamamagitan nito, ang bawat mambabasa ay nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Nagkakaroon ng lakas ng loob upang matugunan ang pagbabasa ng higit pang mahihirap na salita. At nagbibigay ng pahiwatig sa kahulugan ng pangungusap. Kung hindi ka pa familiar sa sight words at labels, mag-practice ng mag-practice at ang pagbabasa ay lalong nahahasa kung laging bumabasa. Tandaan ninyo ha, ang sight words at labels, yung mga salitang karaniwang ginagamit. Kahit hindi mo na mabasa yung label, ay alam mo na ang ibig sabihin sa pamamagitan ng mga symbol nito. At kagaya nga yan ng mga halimbawa na sinabi ko. Pakinggan ninyo itong kwento na pinamagatang na Namasyal ang Mag-anak. Anong pamagat ng kwento? Namasyal ang Mag-anak. Isinulat sa atin ni Myra J. Aguilar. Ano na nga ang pamagat ng kwento? Namasyal ang Mag-anak. Very good. Araw ng Linggo. Namasyal ang Mag-anak. Nagpunta sila sa zoo. Marami silang nakitang hayop sa paligid. May malaking hayop. At mayroon ding maliliit. May leon. Ibon. Buwaya. Unggoy at maging elepante. Malinis at maganda ang kapaligiran. May mga babala rin na makikita sa paligid upang maiwasan ang kapahamakan. Gayun din, ang mga nagtatrabaho sa zoo ay masisipag. Patuloy silang nagpapaalala upang maging maayos at masaya ang pamamasyal ng mga bisita. May basurahan kahit saan pumunta ang mga panauhin. Tuwang-tuwa ang mga bata sa kanilang nakita. Kahit pagod na sa pamamasyal, ay ayaw pa nilang umuwi. Para sa ating exercises, sagutin ang sumusunod na tanong. Siyempre, dapat hawak na ninyo ang inyong papel at lapis
para isulat ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod na salita ang naglalarawan sa mga hayop na nakita ng mag-anak sa zoo? Alin sa mga sumusunod na salita ang naglalarawan sa mga hayop na nakita ng mag-anak sa zoo? Letter A, magaganda. Letter B, malalaki. O letter C, malilinis. Letter A, magaganda. Letter B, malalaki. O letter C, malilinis. Ano ang tamang sagot? Pangalawa, paano inilarawan ang kapaligiran sa kwento? Paano inilarawan ang kapaligiran sa kwento? Letter A, maganda. Letter B, maingay. O letter C, malawak. Letter A, maganda. Letter B, maingay. O letter C, malawak. Number 3. Anong katangian ang taglay ng mga nagtatrabaho sa zoo? Anong katangian ang taglay ng mga nagtatrabaho sa zoo? Letter A, masayahin. Letter B, masipag. O letter C, matiyaga. Letter A, masayahin. Letter B, masipag. O letter C, matiyaga. Ika-apat, mayroong basurahan kahit saan pumunta ang mga panauhin sa zoo, kaya nananatiling letter A, magulo. Letter B, malinis. O letter C, makalat. Letter A, magulo. Letter B, malinis. O letter C, makalat. Ano ang tamang sagot? Ikalima. Alin sa mga sumusunod ang naramdaman ng mga bata sa pagpasyal nila sa zoo kung kaya't ayaw pa nilang umuwi? Letter A, tuwa. Letter B, pagod. O letter C, lungkot. Letter A, tuwa. Letter B, pagod. O letter C, lungkot. Ating balikan ang inyong mga sagot. Tingnan nga natin kung marami kayong tama. Una, alin sa mga sumusunod na salita ang naglalarawan sa mga hayop na nakita ng mag-anak sa zoo? Anong sagot dyan? Kung ang sagot ninyo ay letter C, malilinis, kayo ay tama. Number 2, paano inilarawan ang kapaligiran sa kwento? Kung ang sagot ninyo ay letter A, maganda, very good kayo. Ikatlo, anong katangian ang taglay ng mga nagtatrabaho sa zoo? Ang tamang sagot ay letter B, masipag. Ikaapat, mayroong basurahan kahit saan pumunta ang mga panauhin sa zoo kaya nananatili itong? Ang tamang sagot ay letter B, malinis. Diba? Pag may basurahan, at doon itinatapon ang mga kalat at dumi, napapanatiling malinis ang paligid. At ikalima, alin sa mga sumusunod ang naramdaman ng mga bata sa pagpasyal nila sa zoo, kaya't ayaw pa nilang umuwi? Ano ito? Ang tamang sagot ay letter A, tuwa. Letter A, tuwa. Tama ba ang inyong mga sagot? Very good kayo! Alam ko, miss na miss na ninyo ang pagpunta sa labas. Lalong-lalo na ang pagpunta sa zoo, yung mga field trip. Nako, maraming bata na nakamiss niyan at may mga bata rin nga ngayon.
na nakapasok sa school sa pamamagitan ng blended learning at online learning na hindi pa sila nakakapunta sa zoo. Yung mga nakapunta na sa zoo, taas nga ang kamay. Patingin nga. Aba, marami rin mga nakapunta sa zoo. Anong pangalan ng zoo na pinuntahan ninyo? Very good! Ano-ano ba ang mga hayop na nakita ninyo sa zoo? Sabihin nyo nga isa-isa at ikukwento natin sa mga bata na hindi pa nakakapunta sa zoo. Ano-ano ang mga animal na nakita ninyo sa zoo? Aba, may nagsabi na nakakita sila ng elepante. Wow! Malaking elepante. Merong nagsabi na nakakita sila ng giraffe. Meron pang hippopotamus. Meron ding tamaraw. Ba, ang husay ng memory ninyo. At may mga ahas sa zoo, tama? Meron ding bear. Uy, very nice. Meron ding horses. Aba, may kabayo sa zoo. May nakakita ng tiger. At syempre, may nakakita ng lion. May mga monkey. Very good. Fishes? Yes. Turtles o mga pagong. Tama. Ano pa? Eagle o agila at iba't ibang uri ng mga ibon. Tama. May nakakita rin ng owl o ng quago. At mga buwaya o crocodile. At meron ding mga alligator. Very good! Ang dami naman nating nakita na mga hayop sa zoo. At very good rin dahil nakwentuhan natin yung mga bata na hindi pa nakakapunta sa zoo. Huwag kayong mag-alala. Hopefully, malapit na siguro, darating din ang panahon at pagkakataon na tayong lahat ay makakalabas ng ligtas nang naaayon sa health protocol at syempre pwede nang pumasok ulit sa mga zoo. Okay, umasa lang tayo! Kaya smile na lahat! Yay! Sa aking kalooban mo, patama na ko.
Ang panibagong kwento na aking babasahin ay isinulat muli ni Myra J. Aguilar. Ang pamagat ay Ang Kakaibang Pasko ni Noreen. Ang Kakaibang Pasko ni Noreen. Anong pamagat? Tama, Ang Kakaibang Pasko ni Noreen. Isang linggo pa bago sumapit ang araw ng Pasko, ay gustong-gustong pinagmamasdan ni Noreen ang Christmas tree na nakalagay sa kanilang sala. Ito ay may makukulay na mga palamuti. May mga regalo rin sa ilalim nito. Ang kanilang parol ay nakabitin sa may pinto. Tunay na kay ganda rin ang kanilang maliit na Belen. Alam ni Noreen na malapit na ang Pasko dahil sa mga simbolo na nakikita niya. Isang araw, maagang gumising ang batang si Noreen. Lumabas siya ng kaniyang kwarto at agad niyang hinanap ang kaniyang ina. Nakita niya ang kaniyang nanay sa kusina na abalang nagluluto. Dali-dali niyang tinanong kung araw na ng Pasko ngayon. Tumango ang kaniyang ina. Tuwang-tuwa si Noreen sapagkat makakapamasko na siyang muli sa kaniyang mga ninong at ninang. Ngunit, may ipinaliwanag sa kanya ang kaniyang ina. Hindi katulad noong dati ang Pasko ngayon. Ipinagbabawal ang pamamasko at paglabas ng bahay ng mga bata dahil sa kumakalat na virus. Kailangang mag-ingat ang lahat upang makaiwas sa sakit na idinudulot ng virus. Ang mga taong pinapayagang lumabas ay kailangang magsuot ng face mask, face shield, maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig, at gumamit ng alkohol. Gayun din, palaging ipinaaalala sa lahat ang pag-iwas sa pagdalo sa mga party at iba pang salo-salo. Nalungkot si Noreen sa kaniyang narinig, ngunit naunawaan naman niya ang sinabi ng ina. Idinagdag pa ng nanay niya na tuloy pa rin ang Pasko. Ang mahalaga ay sama-sama, ligtas at walang anumang sakit ang buong pamilya. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ibinibigay niya sa atin. O kids, tungkol saan ang kwento na aking binasa? Letter A, Araw ng Pasko? O letter B, Kaarawan ni Noreen? Letter A, Araw ng Pasko? O letter B, Kaarawan ni Noreen? Ang tamang sagot ay Araw ng Pasko. Tama. Pangalawa, sino ang bata sa kwento? Anong pangalan ng bata sa kwento kung natatandaan nyo nga? Ang pangalan ng bata sa kwento ay Noreen. Noreen. Ikatlo, bakit hindi maaaring mamasko si Noreen? Bakit nga ba hindi maaaring mamasko si Noreen? Tama. Dahil mayroong virus sa paligid. Actually, hindi lang si Noreen ang hindi maaaring mamasko, kundi lahat ng mga bata. Ang mga batang kagaya ninyo ay kailangan pang maprotektahan at dapat na manatili lamang sa loob ng tahanan. Bakit ibang-iba ang Pasko ngayon? Dahil ang mga bata ay hindi muna pinapayagang makalabas upang makapamasko. Ikalima, kung ikaw si Noreen,
paano mo tatanggapin ang paliwanag ng iyong ina? Kung ikaw si Noreen, paano mo tatanggapin ang paliwanag ng iyong ina? Tingnan ko nga, letter A, magtatampo po ako para payagan na akong lumabas. O letter B, pipilitin ko po si nanay na payagan na akong mamasko kahit sandali lang. O letter C, susunod po ako sa aking mga magulang para maging ligtas at hindi magkasakit. Alin dito ang pipiliin ninyo? Taas nga ang kamay ng mga sumagot sa letter C. Susunod po ako sa aking magulang para maging ligtas at hindi magkasakit. Very good! Sana kids, yun ang piliin ninyo. Ang sumunod sa magulang para manatiling ligtas at hindi magkasakit. Dito sa kwento ni Myra J. Aguilar na pinamagatang Ang Kakaibang Pasko ni Noreen ay meron tayong mga nakita na mga sight word at label. Kung makikita ninyo sa inyong module, hindi na nakasulat ang spelling ng mga sumusunod na sight word at label. Christmas tree, regalo, parol, Belen, virus, face mask, face shield, sabon, at alcohol. Kung nabasa ninyo ang inyong module na may pinamagatang MTB-MLE, pagbasa ng sight words at labels sa ilustrasyon, module 2, nagtuloy-tuloy ang mga pangungusap gamit lamang ang mga larawan. Ang mga larawan ng Christmas tree, regalo, parol, Belen, virus, face mask, face shield, sabon at alcohol. Diba nakatulong sa inyo para mas naunawaan ninyo ang pagbabasa at ang mga talata na binasa ninyo? Yan ang kahalagahan ng sight words at labels. Sa mga susunod na aralin, mas marami pa kayong makikita na sight words at labels. Dahil ang pagbabasa ng sight words at labels sa ilustrasyon ay nakakatulong upang higit pang mapaunlad ang kakayahan sa pagbasa. Ito ay nagsisilbing panimulang hakbang tungo sa pagbabasa ng bago at higit pang mahahabang salita. Sa pagbabasa ng sight words at labels, nagkakaroon ng tiwala sa sarili ang mambabasa. Nagkakaroon din siya ng lakas ng loob na basahin ang mas mahihirap na salita. Nagbibigay rin ang mga ito ng pahiwatig sa kahulugan ng pangungusap. Mag-practice pa kayo sa mas maraming sight words para marami kayong ma-memorize na sight words and labels. Dahil sa ganyang paraan, mas marami kayong matututunan at matatandaan. Mahuhusay kayong mga bata! Oh,
Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kataong ito, pag-aaralan naman natin ang pagbabasa ng maikling talata at ng kwento ng mayroong wastong ekspresyon at paghinuha sa damdamin at katangian ng mga tauhan sa binasang kwento. Ibig sabihin ay ating tututunan kung ano-ano ang mga damdamin, tamang ekspresyon at katangian ng mga naramdaman ng mga tauhan sa kwento. Kids, ang kwento ay binubuo yan ng mga taong gumaganap na tinatawag na tauhan. Ang tauhan ay maaring tao o hayop na gaganap sa kwento. Tauhan, in English, character. Tagpuan. Ito naman ang tawag sa lugar kung saan naganap ang isang kwento. Ang tagpuan sa English ay setting. Ang pangyayari naman ang tumutukoy sa mga mahahalagang kaganapan sa isang kwento o event. At ang ekspresyon ang nagpapahiwatig ng damdamin ng tauhan sa kwento. Sa expression or sa expression in English, ito ay karaniwang nakikita sa mukha. Kung hindi nakikita sa mukha, ay sa paraan ng pagsasalita ng tauhan. Ano-ano nga ba ang halimbawa ng mga expression? Saya, galit, gulat, lungkot, at iba pa. Ano-ano nga ang mga expression? Saya, galit, gulat, lungkot, at iba pa. Okay? Sa expression, matututunan natin na ang damdamin at katangian ng mga kwento gaya ng sa kanilang ginagawa, iniisip o sinasabi. Para sa damdamin, ano-ano ba ang klase ng emotion o feelings? Kapag nanonood ng horror, anong nararamdaman? Natatakot, tama. Eh kapag napagalitan ng magulang, ano ang nararamdaman? Tama, nalulungkot. Kung mayroong performance online o kaya mayroon kayong assignment na tatayo sa harapan, ano ang nararamdaman ninyo? Tama, kinakabahan. Kung bigyan kayo ng sorpresa ng inyong mga magulang sa inyong kaarawan, ano ang mararamdaman ninyo? Natutuwa. Tama. At panghuli, kung ang inyong mga kasama sa bahay ay mayroong karamdaman, ano ang inyong nararamdaman? Nag-aalala. Very good. So, ayan ang ilan sa mga halimbawa ng damdamin. Natatakot, nalulungkot, kinakabahan, natutuwa, at nag-aalala. Yay! Ating babasahin ang maikling kwento mula sa inyong module, pagbasa ng maikling talata, kwento ng may wastong ekspresyon at paghinuha sa damdamin at katangian ng mga tauhan sa binasang kwento. Narito ang kwento. Isinulat ni Yolanda H. Galiano. Ang pamagat ay Ang Kagiliw-Giliw na Bata. Oras ng uwian. Nagmamadaling lumabas sa paaralan si Anna upang makauwi agad. Nag-alala at natatakot siya na baka pagalitan ng kanyang ina kapag nahuli siya sa pag-uwi. Habang naglalakad si Anna pauwi, ay may nakita siyang malungkot na matanda. Kinabahan ito.
Kinakabahan ito at hirap na hirap sa pagtawid. Agad niyang nilapitan at inalalayan ang matanda upang makatawid ng ligtas at maayos. Tuwang-tuwa na nagpasalamat ang matanda kay Ana nang sila ay makatawid. Nang makarating sa bahay si Ana, ay nagmano at humalik siya sa kanyang ina. Mainam anak at nakauwi ka agad ng maayos at ligtas, wika ng kanyang ina. Masayang ginitian ni Ana ang kanyang ina. Pumasok na siya sa kaniyang kwarto upang magpalit ng damit. Kinuha niya ang kaniyang mga gamit upang mag-aral at gumawa ng mga takdang aralin. Pagkatapos mag-aral ni Ana, kumain na sila ng hapunan at tinulungan niyang magligpit ng pinagkainan ang kaniyang ina. Inayos na ni Ana ang kaniyang higaan para makapagpahinga. Bago matulog ay nagdasal muna si Ana para magpasalamat sa poong may kapal. Tingnan nga natin kung mayroon kayong natutunan mula sa kwento. Unang tanong, bakit nagmamadaling umuwi si Ana? Bakit nga ba? Bakit nagmamadaling umuwi si Ana? Letter A, mamamasyal pa sila ng kaniyang mga kaibigan. O letter B, pagagalitan siya ng kaniyang nanay kapag nahuli. Ang tamang sagot ay letter B, pagagalitan siya ng kaniyang nanay kapag nahuli siya sa pag-uwi. Pangalawa, sino ang nakita ni Ana habang siya ay naglalakad? Letter A, ang kaniyang nanay na naglilinis. O letter B, ang matanda na hirap sa pagtawid. Ang tamang sagot ay letter B, ang matanda na hirap sa pagtawid. Ikatlo, ano ang ginawa ni Ana sa nakita niyang matanda na hirap sa pagtawid? Ano ang ginawa ni Ana? Letter A, inakay at inalalayan ni Ana ang matanda upang makatawid ng maayos at ligtas. O letter B, itinulak ni Ana ang matanda. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter A, di ba? Inakay at inalalayan ni Ana ang matanda upang makatawid ng maayos at ligtas. Tama. Ikaapat, ano ang nararamdaman ng matanda sa ginawang pagtulong ni Ana sa kanya? Ano ang nararamdaman kaya ng matanda nang tulungan siya ni Ana? Letter A, tuwang-tuwa ang matanda. O letter B, nagalit ang matanda kay Ana. Ang tamang sagot ay letter A, tuwang-tuwa ang matanda. Diba kids, kahit sino naman sa atin basta makatanggap ng tulong ay magiging masaya o matutuwa. Ikalima, masaya ba si Ana sa nagawa niya? Masaya ba si Ana sa ginawa niya? Masaya ba si Ana sa ginawa niya? At bakit? Letter A, opo, dahil nakatulong siya sa kapwa at nasunod pa niya ang bili ng kaniyang ina. O letter B, hindi po dahil hindi siya nakapaglaro. Ang tamang sagot ay letter B. Opo, dahil nakatulong na siya sa kapwa, nasunod pa niya ang bilin ng kaniyang ina. Very good kayong lahat, kids! Ang ating binasang kwento ay mayroong wastong ekspresyon at paghinuha sa damdamin at katangian ng mga tauhan. At ang pagbibigay ekspresyon ay malaking tulong sa mambabasa para lalong maintindihan ang kwento. Very good kayong lahat! Yay!
Dito sa eSkwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Di natin namamalayan ang oras kasi busy-busy tayo sa dami ng ating mga lesson. O diba, meron tayong mga inaral na mga awitin. Meron din patungkol sa pagbabasa ng label. Diba, mahalaga na nagbabasa ng label kasi ito yung guide ninyo para mas mabilis ang inyong pagbabasa. At syempre, meron din tayong natutunan na ilang mga lesson o aralin na may kinalaman sa ating buhay. At gaya nga ng pagpapahalaga sa family, ano, lalo na ngayon na lagi lamang tayong nasa loob ng ating mga tahanan, ay i-appreciate ang mga tao sa loob ng bahay. You always say thank you and you say I love you and I appreciate you. Yung mga bagay na ganyan kasi malaking boost o malaking tuwa na ibibigay sa inyong sa puso ng inyong mga magulang at mga kasama sa bahay kapag marunong ang bata na magpasalamat. At siyempre, kahit na ang ating Pasko ay mag-iiba dahil nga sa adjustment ng sitwasyon natin sa crisis, ay mananatili tayong masaya. Meron din tayong pagpunta sa zoo virtually, diba? Doon sa kwento na isinulat sa atin at ating binasa ay nakapunta sa zoo. Yung mga bata na hindi pa nakapunta sa zoo at yung mga nakapunta naman sa zoo ay nagkwento ng mga animal na nakita nila sa zoo. And we're hoping that in the near future ay magkakaroon tayo ulit ng time to meet all the animals inside the zoo. Ako rin eh, gusto ko na rin lumabas at makakita ng animals sa zoo. But while we are still waiting, tayo ay mag-pray, tayo ay umasa that someday ay magkakaroon ng panibagong adjustment sa community kung saan pwede na tayong lumabas at pwede na ring mamasyal. But while we are waiting, tayo ay mag-aral ng mag-aral. At habang nag-aaral, ay may kasamang tuwa or enjoy the process of learning. Okay? At salamat din sa mga nanay na patuloy na tumutulong sa inyong mga anak at sa mga kasama sa bahay. We appreciate you na tinutulungan ninyo ang mga batang maliliit na kagaya ng aming mga pupil dito sa eSkwela online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan na ginagabayan ninyo sila kasi malaking bagay po ang inyong mga gampanin para matuto ang mga batang ito. Malaking partner po kayo ng mga teacher at ng mga paaralan para maging matagumpay ang ating blended learning. Okay, thank you po sa inyo at thank you rin sa lahat ng mga bata na nanonood ng ating episode ngayon. Ako po si Teacher Jo Cabrera Alabastro dito sa eSkwela online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. God bless you and stay safe! eSkwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.